Okay guys, welcome back. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe at pakiclick yung notification bell para ma-update kayo kapag meron tayong bagong upload. Meron ulit tayong mga ipakikita ang mga coins galing sa ating mga subscribers na ipinadala sa Kalimeonaing Facebook page. Ang unang coin ay kay Hubert Belmonte. Baka po magustuhan nyo, PM lang po. Ayan, no? At itong kay Hubert Belmonte, meron siyang mga foreign coins na ipinakita. At ay sinama ko ito kasi baka po merong viewer sa atin na magkagusto sa kanyang mga coins. At puntahan nyo lang doon sa ating page sa Kalimeonaing Facebook page. No? Ito yung kanyang mga foreign coins. Itong una, itong Elizabeth. Alam nyo po, itong mga, yung mga value, itong mga foreign coins. At kung common lang naman, ang value po nito ay naglalaro sa $1 hanggang $3. No, kung mga common lang naman. Tapos itong isa, no, hindi ako familiar sa mga foreign coins, no? Pero sinasama pa rin natin yan kasi para makita nyo rin na hindi lamang sa mga BSP series coins tayo dapat natututo, no? At unti-unti sa mga foreign coins. Kagaya nito, ano ba to? Maganda yung kondisyon ng mga pinakita niya, ng mga coins. Nakita ko to at marami pang iba ron at hindi ko lang naisama lahat. At kung gusto niyo pong mamili ng mga barya sa page natin sa Kalimeonaing Facebook page, marami kayong makikita dyan. At mag-comment lang kayo kung interesado po kayo sa mga coins na kanilang inaalok. Hindi po ba? At kasama po yan kung tayo ay talaga makukulik na kailangan din talaga natin bumili. Diba? Kasama yan, bumibili tayo, nagbibenta tayo para umiikot. Ganoon lang naman, cycle lang naman yan. Kagaya na itong mga foreign coins niya. Sa akin, hindi ako masyadong interesado sa mga foreign coins kaysa, no? Pero welcome po yan, i-share nyo lang sa ating page. Ayan yung mga barya ni Hubert Belmonte, salamat sa pag-share ng iyong mga coins sa ating page. At welcome ka po anytime, pwede kang mag-share doon. At baka meron ka din mga BSP, no? Sunod kay Wilfredo. Wilfredo Tubang, thank you sa pag-share ng iyong 1 piso. Tingnan natin yung kanyang karamihan mga euro coins at syempre interesado tayo dyan. Ito kayo mga piso, no, kakaiba, tingnan nyo, para may kaliskis . Hindi kaya coin ng Shokoy ito, no? Kasi may kaliskis . Tingnan nyo, no? Sa tingin ko, para sa akin ang euro coin mo ay mga die crack error yung ating nakikita na yan, no? Kasi may mga linya siya na makurba-kurba, may mga crack siya dyan. At sa dami ng die crack nito, kaya nagkaganyan ang itsura niya, no? Yung kabuuan ng ubes ng barya mo napuno ng mga die crack. At sa tingin ko, hindi lang die crack, ano, parang grease error din Ganun, no? Nalalapit din sa grease error ang coin mo, kaya legit error ang iyong 1 piso. Ayan, magandang i-collect yan, idagdag sa iyong mga koleksyon. At pwede mo rin i-listing yan. Nasa sa'yo yan kung gusto mong ibenta. Pero masyadong mag-expect na mabibili nga ng sobrang mahal. Kasi nga, lagi kong inuulit dito sa atin, hindi ganun kamahal ang bilihan ng mga error coins . Guys, no, yung iba nga dyan, maganda ang errors pero nabibili lang sa halagang 100, 300. No, maliban lang kung talagang major error yan at pwedeng mabili ng 1,000. Pwedeng 1,000, 2,000. Lalo na kung maganda pa ang kondisyon, no, yung mga talagang uncirculated. Ito naman, sumunod kay Samson Lazaro. Sir, good evening. Sabi niya, no, tinatanong niya itong kanyang 5 piso BSP series coin. Gusto niyang malaman kung anong klaseng error coin ito. Kaya, kaya naman ang tatanungin ko, guys, tingnan niyo kung anong klaseng error coin ito. Yan, no, merong portion dito sa obverse and reverse na kanya ng barya na parang yung lumobo-lobo. Parang sa tingin ko, hindi kaya na ano lang ito sa apoy. Maaring ganun, or nabuhusan ito ng chemical. Maaring ganun yan. Ano? Hindi natin masabi na 100% na error coin. Pero so maybe nga itabi mo lang muna yung ganyang mga coin. At darating yung araw na makikilatis mo nga yan. Pag natuto ka na talaga, no? Kapag nakilatis mo na yan nga ba ay totoong error coin. No, kasi yung mga lumobo-lobo na yun, baka pag
Yung, di ba, pag umaangat siya, baka mabakbak siya. Pwede ka na. Pero kung hindi siya mababakbak at pag kinapa mo, eh talagang purong metal din siya. Ayun, siguradong error yun. Tumunod kay Alfonso Ferraris Jr. Good morning, boss. Yung kali may ito po. Meron akong natatangi 5 piso BSP 1998 BSP error coin. At ayon sa Google, ito daw ang sinasabing planchet lamination flow error. No? Planchet lamination lamination flow error. Tignan natin. Ayan, no? Tignan natin. Planchet lamination flow error. Ayon sa iyo, no? Sigurado nag-gumawa ka na ng mga research dito eh, kung yun nga ba ang iyong 5 piso. At kung ano man din ang tatanungin mo, tama ka. Lamination error nga yan kasi familiar tayo dyan. At kapag nag-research tayo, iniisa-isa natin yung mga error. At ang iyong 5 piso na 1998 pa, no? Mas maganda kung merong mint mark pa ito. Kasi ang 1998 na may mint mark ay rare. Kaya lang ito ay yung hawak mo yung walang mint mark. Ito yung pinaka-common, no? Planchet lamination flow error, legit. Ayan, so alam nyo, kung meron kayong mahahawakan na ganitong klaseng mga error ng mga planchet yan, kahit sa ibang bansa may record yan sila eh, meron silang tawag talaga sa ganyan, meron silang list niyan na itong planchet error ay kasama sa kanilang listahan. At ayun din ang ating sinusunod eh, di ba? Planchet lamination, kung bali ang pag-uusapan natin dito, maganda na to. Lalong-lalo na kung ang kondisyon ay uncirculated or brilliant circulated. Libo ang kapalit niya. Pwede mo ipagbili yan kahit dito sa atin sa Pilipinas. Diba? 1,000 hanggang 2,000. Diba? Error siya eh, na ganyan eh. Tapos eh, uncirculated pa. Ito kung kanyang hawak ay kuha na lang ito. Circulated na kasi. Hindi na ganun kaganda yung surface na dumi na siya, no? Pero okay lang yan, meron pa rin naman konting sharpness yung kanyang mga portrait, yung legend niya, no? Andiyan pa siya, pwede ito. Okay guys, bago tayo magtapos, paalala ko, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on up bell para palaging updated. At abangan niyo yung mga content ko araw-araw para makabalik tayo, no? Alam niyo naman yung nangyari sa ating original account. Ako po ay nagsisimula ngayon kaya kailangan ko rin po ng inyong kooperasyon. Siyempre lagi kayong nanonood, ano. Ayan, so maraming salamat guys, no. Hanggang sa susunod po. God bless you all. Out po muna tayo.